In 2 Corinthians chapter 5 verse 17, it says, kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila ay pawang naging mga bago. Lord, we need a new kind of life. God, we need eternal life, a life that could change us from sin to righteousness, from darkness into light, from weakness to strength. We need your help, we need your power, we need your Holy Spirit to change our heart, to change our minds, to change our direction in life, to change our plans, to change everything we have in our life to conform thy holiness. In Jesus' name, amen. The life of a true Christian, ang buhay ng totoo at tunayng Kristiyano. Ang pagbabago ay kailangan ng sinumang tao. Bagong damit, bagong kotse, bagong plano, bagong bahay, bagong buhay. At ito ay natural at hindi ito masama, sapagkat lahat ng bagay ay lumuluma at nagbabago at kailangan ng pagbabago, sapagkat ang pagbabago ay dito masusukat ang tibay at tatag o durability sa isang bagay o sa isang tao. Ang tao na makasalanan, ang taong masama, ang taong noon ay hindi naniniwala ng Diyos at ngayon ay naniniwala, ang taong Kristiyanong mahina at ngayon ay malakas, kailangan ng pagbabago, sapagkat dito masusukat kung siya ay dapat bang baguhin, dapat bang mangarap, dapat bang manalangin upang maangkop o ma-match up ang kanyang buhay sa kalooban ng Diyos. Ang Kristiyano ay nahati sa dalawa. Kristiyanong hindi totoo at ang tunayng Kristiyano. Ang tunayng Kristiyano ay mayroon siyang buhay ng iba-iba sa ibang mga buhay na sa lupa. Ang buhay ng Kristiyano ay may buhay na ibang-iba kumpara sa mga hindi mananampalataya. At ang buhay ng isang totoong Kristiyano ay mayroon siyang sariling katangian na dapat makikita, malalaman, maramdaman, maintindihan, maunawaan sa iyong sarili, sa ibang Kristiyano o sa kapwa ng mga Kristiyano sa mundong ito. Unang katangian sa isang tunay na Kristiyano ay yung tinatawag gratitude, na alam niya magpasalamat, alam niyang tumanggap sa pagkilala o pagtanaw ng utang na loob. Ang tao ay dapat mayroon siyang utang na loob, hindi lamang sa kapwa-tao kung hindi sa ating Diyos. Ang tao na nabubuhay na hindi magpasalamat sa Diyos at hindi kumikilala sa utang na loob sa kanyang Diyos ay tao siyang walang kahulugan sa buhay at hindi niya maintindihan kung ano talaga ang kanyang buhay o pagkatao. This feeling of thankfulness, of gratefulness, of gratitude is what motivates true Christians. Ang tunay na mga Kristiyano ay dapat matutong magpasalamat. Mayroong damdaming na kikilalanin niya ang kanyang lumikha upang maging mayroon siyang magkaroon ng motivation bilang Kristiyano o totoong Kristiyano. They are utterly convinced
of the fact that their leader and Lord Jesus Christ has snatched them from death. They know that they will die, but they have a strong hope, a hope of life. Christians have arrived at this deep thankfulness from many backgrounds. Some began their life with a motivation for money, others for power or praise. Some were even enemies of Jesus Christ and His cause. However, once they realized the truth of what had been done for them, their lives were completely changed. One man, the Apostle Paul, said that he no longer lived for himself, but with a new and living belief and faith in Jesus Christ, who loved me and gave Himself for me. Galatians 2:20. Pangalawa, ang tunay na Kristiyano ay kailangan may pagkamasunurin, pagtalima o pagtupad. Ibig sabihin, ang tunay na Kristiyano ay masunurin. Masunurin, even to do the will of God critically, dangerously, or whatever the will of God is. To obey God is crucial in the life of a true believer. He or she truly believes that God exists, that He has a deep love for mankind, and has given precious promises to those who have faith in Him. This knowledge brings a responsibility to act in accordance with this belief. Faith requires faithfulness. To be convinced requires confident action. Such loyalty and dedication to a belief results in trustworthy and reliable service for those believers who accept God at His word. The actions of a faithful Christian are therefore not motivated by ritual observances. Their lives are not shaped by rites or services or religious formalities. Instead, their actions can be compared to the obedience that a loving child gives to their parents. In the same way as a human parents look for more than cold, ritualistic service and compliance, so followers of Jesus know that the living God desires loving obedience also. Pangatlo, ang Christian na kalagayan o status o Christian status. Ang kalagayan ng Kristiyano ay hindi siya hari. Hindi siya lamang kaibigan. Hindi lamang siya ay anak, kung hindi siya ay alipin o lingkod. Disciples see themselves as servant or a slave of Jesus Christ. They become conscious that in the past they were slaves of their own cravings, of their own sin. They have renounced the slave owner, self. They have voluntarily become servant of a new master instead, Jesus Christ. They know that there is no service that they can achieve that will earn within them God's gift. Nevertheless, their lives becomes lives of service to others, and specifically to their Lord. Matthew 27:27-28, it says, Jesus told those who were with Him, "Whoever wants to be first must be your slave, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve." Ang mga Kristiyano, as I said, hindi isang hari, hindi isang prinsipe, hindi lamang siya anak ng Diyos, kung hindi isa siyang alipin at lingkod ng Diyos na handang tumutupad at sumusunod sa mga kagustuhan ng Diyos, kahit ito ay masakit sa kanyang sarili o hindi kaya sa sariling gawin. Ang alipin ay dapat maging masunurin sa kanyang master. Pangatlo ay ang katapatan. Ang Kristiyanong tunay ay maging tapat. Kahanga-hanga ang kanyang katapatan. God is faithful. He makes promises and keeps them. He does not abandon those who love Him. He stands by those who are in trouble. God promised that the nation of Israel would never be destroyed, but other nations, by contrast, would disappear. He has been true to His promise as well as others. A committed disciple knows this characteristic of God and tries to be the same. He or she is faithful too. Promises that are made are kept even if it is at large personal cost. Psalm 15:4. Husbands are faithful to their wives,
and wives to their husbands, just as God is faithful to them. Friends that are in trouble are not abandoned but helped. Faithful service involves a change of attitude on the part of a believer. Tasks that are done for others are also carried out for God. Work for an employer is not to win their favor when their eye is in you, but like slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Ephesians 6:6. The next is kindness. Kabaitan, kabutihang loob, umabuting pakikitungo. True Christians take their characteristic of God to heart. They are thoughtful and compassionate, not only with their friends but with others also, as they have opportunity. They do things for people that do not even thank them. They are considerate to people whom others might call unholy or unclean. Ang mga Kristiyano ay dapat maging mabait sa kapwa, sa kapitbahay, sa ibang mga tao, sa buong pamilya, sa lahat ng pamilya, sa loob ng iglesia. Dapat maging mabait o may mabuting loob, sapagkat ito ang isa sa mga katangian sa isang tunay na Kristiyano. Mabait ka ba sa iyong sarili? And then, the other one is, ang tunayng Kristiyano ay may mababang loob o magpakumbaba o kaamuan. Hindi pwede na ikaw ay tawaging isang tunayng Kristiyano kung ikaw ay puno ng pride, or you're a very, very proud person. Ito ay makasulungatan, sapagkat ang pride ay hindi katangian ng isang Kristiyano kung hindi katangian ito sa mga taong walang Kristo sa buhay, mga taong walang takot sa Diyos, mga taong tuwang-tuwa gumagawa ng kasalanan o mga bagay na labag sa mata ng Diyos. Mga tao itong inalipos na nila ang Diyos. Ito ang mga taong punong-puno ang kanilang puso ng mga pagmamataas at pride sa kanilang buhay. Ngunit ang Kristiyano ay hindi ganito, kung hindi mababa, magpakumbaba, like Jesus Christ, like Apostle Paul and other apostolic fathers and apostles at ang mga propeta. Dapat magpakumbaba, sapagkat ito ang katangian ng Diyos, at dapat naman ito ay maging katangian sa mga tunay Kristiyano. At ang sa katapusan, ang tunay Kristiyano ay dapat maging tunay, tamang example o halimbawa sa lipunan. Sabi sa 2 Timothy 4:12, set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity. A true Christian is not afraid to be known as a follower of Jesus. Therefore, those who have dealings with such a person hold them to a higher standard than they may hold themselves. If the person slips, some may say, if you were really a Christian, you won't do that. We are familiar with the difference between light and darkness. Light makes things distinct. Darkness obscures. Light uncovers secrets. Darkness hides secret things. Light brings freedom of movement and vision. Darkness brings groping and stumbling. Jesus told his followers, you are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Ito dapat ang ating bigyan ng isa sa pinaka mabigyan ng halaga sa ating buhay, na tayo ay maging example sa bawat tao, bawat kapwa, bawat membro, bawat kapatiran, o bawat kapitbahay. We must be a good example to them. Ito ang katangian ng tunay na Kristiyano. Ito ang kanyang buhay bilang tunay na Kristiyano. Tunay ka ba na Kristiyano, kapatid? Lord, maraming salamat sa iyong kabutihan, sa pagkakataon. Salamat sa ganitong pangyayari na sa pamamagitan ng teknolohiya, nabigyan mo ng kaparaanan ng iyong mga salita
upang mapakinggan ito at munawaan sa nakikinig o Diyos. Na ito ay hindi mawalang bisa, kung hindi may magkaroon ito ng bunga, na kung sino man ang mga puso o tao, kaluluwa o sino man ang nakarinig o Diyos, speak to them, touch their heart, open their minds, open their hearts, touch their emotion, Ama, para sila ay maging tunay na Kristiyano na lingkod mo at anak mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Galatians 5:22-23. Tatapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Ang bunga ng Espiritu Santo, katapatan. A Greek word for faithfulness is pistis. Sa Bagong Testamento, ang pistis ay palaging ginagamit sa isang paninindigan na may kinalaman sa ating paniniwala sa Diyos at kay Kristo. Pero ginagamit din ito sa pagsasalaysay sa kalidad ng kaganapan or fidelity or katapatan. Ang katapatan ay isang katangian sa isang tao na dapat pagkakatiwalaan. Siya ay isang karapat-dapat upang pananaligan. Ang sinumang matapat ay siyang may birtud o bisa at kahalagahan upang pananaligan at mapagkakatiwalaan. Ang katapatan ni Jesus at ang Diyos. Jesus was faithful in carrying out the work given him. John 4:34, John 5:30, John 6:38, John 8:29. He is also faithful in the role of being our high priest. Hebrews 2:17-18. Jesus Christ was faithful because he understands our weaknesses. Hebrews 4:14-15. He is faithful because he richly supplies us with the grace and mercy. Hebrews 4:16. Ang katapatan ng Diyos, God has always been known as a God of faithfulness. Deuteronomy 7:9. And toward those who are his children, he is faithful, reliable, or trustworthy. Not to allow us to be tempted beyond that we are able to bear. 1 Corinthians 10:13. God is faithful to protect us from the evil one. 2 Thessalonians 3:3. And God complete his work of salvation in us. 1 Thessalonians 5:23-24. Mga bahagi na kung saan tayo ay kailangan ang malawak at malalim na katapatan. We need to be more faithful to God and Christ in the way we use our talent, abilities, and opportunities. Matthew 25:2. Too often people are like the one talent man burying their talent. This greatly displeases the Lord. Matthew 25:24-26. We begin by being faithful in the small things. Luke 16:10. We need to be faithful in the church. The family of God always has need of people who are truly faithful or reliable and loyal. Lack of faithfulness to God's people can be seen in several ways. Forsaking the assembling of ourselves together, Hebrews 10:24-25. Lack of participation in the family life of the church. Neglecting opportunities to learn and grow together in God's word. Leaving it to others to carry out the work of the church. Not concerned about the welfare of your brothers and sisters in Christ. We need to be more faithful to our families. Fathers need to be faithful in fulfilling their spiritual roles. Ephesians 6:4. Mothers need to be faithful in fulfilling their family responsibilities. Titus 2:3-4. Husbands and wives need to be faithful to one another in their respective duties.
Ephesians 5:22-33. Children need to be faithful. Ephesians 6:1-3. We need to be more faithful to ourselves. We will be preserved by the Lord. Psalm 31:23. And blessed by the Lord. Proverbs 28:20. Ang katapatan sa mga Kristiyano sa iyong sarili at saka yung faithfulness mo sa buong pamilya, sa mga kaibigan, lalong-lalo na sa Diyos at sa Iglesia, ay kailangan ito sapagkat madali malalaman, madali obserbahan kung ikaw ay talagang hindi faithful. Marami kang gagawin na ipakita mo na ikaw ay hindi faithful sa isang tao o sa iglesia o sa Diyos, at gagawa ka ng mga bagay o gawain na hindi karapat-dapat, hindi ka tanggap-tanggap sa iglesia at hindi karapat-dapat ka tanggap-tanggap sa Diyos. Kahit sa sarili mo malalaman na ikaw ay faithful o hindi. Tapat ka man o hindi, ikaw mismo nakakaalam sa sarili mo. Sapagkat ang katapatan ay dapat magsimula sa loob, hindi ang panglabas. Kung panglabas man ito ay hindi ito magtagal, lulutang ang totoong kulay sa buhay natin. Ang Diyos ay hindi siya kunwaring tapat o matapat. Ang Diyos ay buong-buo ang kanyang katapatan, sapagkat ang kanyang katapatan ay batay sa kanyang kabanalan at katotohanan at sinsiridad. Mulat sa pulat hanggang ngayon, ang Diyos ay hindi nagkukunwaring matapat sa atin. Kahit tayo ay minsan hindi matapat, ngunit ang Diyos ay palaging matapat. Tapat ka ba sa Diyos? Tapat ka ba sa iglesia mong sinasaniban? Ikaw lalaki, tapat ka ba sa iyong asawa? Ikaw na ama, tapat ka ba sa iyong mga anak? Tumutulong ka ba sa pangangailangan? O ikaw ba ang katapatan mo ay pinapakita mo sa pag-provide sa mga pangangailangan sa iyong pamilya? Ito ay kalooban ng Diyos at bunga ng Espiritu Santo. Ang katapatan ay hindi pwedeng hiramin mo lamang ito. Ang katapatan ay hindi pwedeng ito ay kukopihin mo lang sa ibang tao. Ang katapatan ay hindi pwedeng kukunin mo ito sa paaralan. Ang katapatan ay hindi mo ito makukuha sa iyong pinag-aralan o sa iyong edukasyon o anuman ikaw katalino o kamarunong. Sapagkat ang katapatan ay nanggaling sa puso, nanggaling sa diwa, nanggaling sa iyong espiritu. Ito ang essence at substance sa katapatan. Ngunit ang katapatan ay dapat ito ay galing sa Diyos. And that is why mayroong tinatawag na fruit of the Holy Spirit. Sapagkat ang katapatan natin, kung ito ay galing sa banal na espiritu, ito ay totoo. Hindi kunwari. Hindi hypocritical. Hindi pretending. Ang pretension, ang hypocrisy, ito ay kaaway ng Diyos. At hindi ka maging masaya kung ang katapatan mo ay batay lamang sa hypocrisy at pretension. At malalaman sa bandang huli na babalik ito sa iyo at ikaw mapahiya na lamang sa kapwa mo sa loob ng iglesia. Dapat ang katapatan ay batay na batay sa salita ng Diyos, batay na batay sa totoong motibo, at batay na batay galing sa Holy Spirit. Kailangan ang iyong katapatan, sapagkat sa katapatan mo ay mayroong gantimpala at matutuwa ang Diyos sa buong buhay mo, lalong-lalo na kung ikaw ay totoong Kristiyano, totoong membro ng iglesia, sapagkat ang iglesia ay nangangailangan ng membrong matapat. Ang asawa nangangailangan ng matapat na husband and wife. Ang mga anak ay nangangailangan ng matapat na kanilang magulang at ama o ina. Ang ating gobyerno nangangailangan ng matapat ng mga Pilipino. So ang katapatan ay marami at malaki ang magawang kabutihan, hindi lamang sa iyong sarili, kung hindi sa buong pamilya. Sa pamilya mo, sa sarili, sa tahanan at sa buong iglesia. At ang katapatan ay magdudulot ng kapurihan, karangalan sa Diyos na iyong paglilingkuran. Sa pangalan ni Jesus.
Amen. Kapayapaan, isang bunga ng Espiritu Santo, Galatians 5:22-23. Ating makamit ang kasiyahan, kapanatagan o kaluguran, contentment sa pamamagitan ng kapayapaan mula sa Espiritu Santo, Isaiah 26:3, Psalms 29:11, John 16:33, Colossians 3:15, Philippians 4:7. Perfect peace, inward peace, fullness of peace with God, peace of conscience, peace at all time, strength, overcoming holy peace, selfless love brings about healing and restoration to hurting relationships. Ating makamit ang kaligtasang walang panganib, walang peligro at kaginhawaan, kaluwagan, safety and comfort. Sa pamamagitan ng kapayapaan mula sa Espiritu Santo, Hebrews 11:1, Hebrews 11:7, Noah building an ark serve as an example. Ating makamit ang katahimikan, katiwasayan sa pamamagitan ng kapayapaan mula sa Espiritu Santo, Colossians 3:15, following God in gospel obedience, despise earthly things and seek the face of the Lord, remembering this life will pass away and all eternity is coming. By the death and resurrection of Jesus, we can have peace as well as forgiveness. Ating makamit ang kaligtasan ng ating kaluluwa or salvation sa pamamagitan ng kapayapaan ng Espiritu Santo, John 5:24, belief or faith, everlasting life, no condemnation, passed from death unto life, kind of diseases, physical disease, mental disease, emotional disease, social disease, financial disease, and spiritual disease. Solution, hear the word of God and believe the word of God to have peace. Allow the Lord to make us into what He desires us to be. Let Him be Lord of our lives. Christians people are fearless people because we trust the word of God, for He keeps His promises for our own benefit, welfare, advantages, and blessings. Ating makamit ang palagian o permanenteng kapayapaan mula sa Espiritu Santo, Ephesians 2:14, regenerated and reformed sinners are derived from the guilt of sin. This brings about peace in one's life. Jesus, the author, center, finisher of our faith in God, our peace is complete when we put things of God first in our lives. We are one with the Lord and receive His peace when we submit ourselves fully before the Lord in repentance. When we draw near into His presence through prayer and worship. When we deeply study His word and meditate day and night on the things of God. Lahat tayo may mga paghihirap, kabigatan at titingnan natin ito sa panglabas ng mga bagay na may masamang pag-isip o kaya ating pinahintulutan ang mundo na tumingin sa atin kung paano natin binubuo ang pagkatalo, kawalan, pagkalugi at kahirapan o paghihirap o pagtitiis. Ang kalagayang ito ay mangyari lamang dahil sa ating buong pananampalataya at pagpahintulot sa kapayapaan ng ating Panginoon na pumasok sa ating mga puso at mamumuhay na masagana. Ang ating mabuting palagay, pagkikisama, pagkikitungo ay nagmumula sa ating matatag at matibay na pananampalataya. Lahat na ito ay nagmumula sa ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kapayapaan sa Espiritu Santo. Sa Philippians 4:8, katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anong bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Kapayapaan, isang bunga ng Espiritu Santo, Galatians 5:22-23. Ang bunga ng Espiritu, kaamuan, mayumi, magalang, mahinahon, ang kilos or kabaitan. Matthew 11:28-30, Galatians 5:22-23. The Greek word of kaamuan is praotis. Sa mga Greeks, ang gentleness ay isang pagpapakumbaba at kilos na may habag or awa at magandang loob na kung saan ang isang tao na may galit ay mapalamig at mapanata ang kanyang kalooban. Halimbawa, isang hari, imbis magagalit sa kanyang alipin dahil sa pagkamali, ito'y pinakitaan niya ng kabaitan, kaamuan at pinatawad ito.
Sabi ni Aristotle, ang kamuan or gentleness ay isang abilidad na kayang tanggapin ang mga alipusta kahit ito ay talagang sinasadya at hindi ikaw gumanti o nagalit man lamang at walang puot kundi katahimikan at tibay ng espiritu. Ang tao na may kamuan ay magagalit sa tamang dahilan, sa tamang tao, sa tamang paraan at tamang panahon. Sabi ni Barclay, piliin niya magpapatawad kaysa magagalit sa nagkakasala. Mga halimbawa ng kamuan o gentleness na si Moises sa number 12:3, imbis magalit siya kay Aaron at Miriam, pinili lamang niyang mananahimik. Chapter 12 verse 1 to 8, ang kanyang kamuan, kabaitan ay bunga lamang sa kanyang magandang kalooban at mapagpakumbabang pagtingin sa sarili. Si Jesus Christ sa Matthew 11:28-30 ay mayroon siyang kamuan din at pinakita nito ng siya ay nilitis sa hukuman sa kanyang panahon. Matthew 27:12-14 ay Isaiah 53:7. Ang kanyang kamuan o kabaitan ay resulta lamang sa kanyang katatagan at kalakasan. Talagang malakas si Kristo, Jesus spiritually. Ang gentleness o kamuan ay isang virtud na may kalidad, sabi ni Barclay. Tatuhin natin ang lahat na may ganap na paggalang, nasawayin natin na walang puot o galit, na tayo makipagsagutan na may kaluwagan, na harapin natin ang katotohanan na walang paghihiganti o galit, na maaring magalit tayo ngunit hindi magkakasala, na tayo maging maamo na may malakas na may kalooban. Ang kamuan sa buhay ng mga Kristiyano sa partikular ay ating tanggapin ang salita ng Diyos na may kamuan, James 1:21. Number 2, ating pagsabihan ang nagkasalang kapatid na may kamuan, Galatians 6:1. Number 3, ating sawayin silang sumasalungat na may pagpakumbaba, 2 Timothy 2:24-25. Ating sagutin ang sinumang magtatanong tungkol sa ating pag-asa o pananampalataya na may kabaitan o kamuan, 1 Peter 3:15. Sa pangkalahatan naman, ang kamuan ay kailangan ng lalaking Kristiyano upang maging marunong. Mabasa ito sa James 3:13-18. Ang kamuan ay kailangan ng babaeng Kristiyano pagkat mahalaga siya sa presensya ng Diyos. 1 Peter 3:1-6. Sa Matthew 11:28-30, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha at kayo aking papagpahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa sapagkat malambot ang aking magpamatok at magaan ang aking pasan. Bigyan ko kayo ng mga kutisyon tungkol sa gentleness or kamuan. Sabi ni Han Soyin, there is nothing stronger in the world than gentleness. Sabi naman ni Mike and Amy Napa, it's true that we live in a harsh world, but it's also true that gentleness invades that harshness with its own kind of beauty. We see it in the way a mother cradles a newborn baby, in the eyes of a father roughhousing with a preschooler, in the silence of a setting sun, in the affectionate caress of a lifetime lover and friend, in the peace that settles during an anxious prayer, and a thousand ways more. Yes, gentleness is invading our world today. The only question is whether or not we have joined the revolution. Sabi naman ni Garrison Keillor, what keeps faith cheerful is the extreme persistence of gentleness and humor. Gentleness is everywhere in daily life, a sign that faith rolls through ordinary things, through cooking and small talk, through storytelling, making love, fishing, tending animals and sweet corn and flowers,
through sports, music, and books. Raising kids, all the places where the gravy soaks in a grace shines through. Even in time of elephantine vanity and greed, one never has to look for far to see the campfires of gentle people. Lacking any other purpose in life, it would be good enough to live for their sake. Sabi naman ni Charles Swindoll, in our rough and ragged individualism, we think of gentleness as weakness. Being soft and virtually is spineless. Not so. Gentleness includes such inviolable qualities as having strength under control, being calm and peaceful when surrounded by a heated atmosphere, emitting a soothing effect on those who may be angry or otherwise beside themselves, and possessing tact and gracious courtesy that causes others to retain their self-esteem and dignity, instead of losing the gentle gain. Instead of being wrapped up and taken advantage of, they come out ahead. Sabi naman ni Leo Buscaglia, only the weak are cruel. Gentleness can only be expected from the strong. Sabi naman ni Wayne Dyer, practice being gentle, respectful, and loving toward the life force in all things. Remind yourself that your efforts do make a difference, even if you think they are minuscule in comparison to the magnitude of the problem. Sabi naman ni Marcus Aurelius, you need to be prepared for firm decisions and actions without losing gentleness towards those who obstruct or abuse you. It's as great a weakness to be angry with them as it is to abandon your plan of action and give up through fear. Sabi naman ni Lao Tzu, I have three precious things which I hold fast and prize. The first is gentleness. The second is frugality. The third is humility, which keeps me from putting myself before others. Be gentle and you can be bold. Be frugal and you can be liberal. Avoid putting yourself before others and you can become a leader among people. Katapusan, sabi ni Phaedrus, gentleness is the antidote for cruelty. A God-centered life. Buhay na ang sentro o tampulan ay ang Diyos. Psalm 18, 1-2, iniibig kita o Panginoon na aking kalakasan. Ang Panginoon ay aking malaking bato at aking kuta at aking tagapagligtas. Aking Diyos, aking malaking bato na sa Kanya'y manganganlong ako. Aking kalasag at siyang sungay ng aking kaligtasan. Aking matayog na muog. Matthew 10:37-38, ang umibig sa ama o sa ina nang higit kaysa akin at hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ay nang higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Philippians 2:12-13, ngayon ibig ko na inyong maalaman, mga kapatid, na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nangyari sa lalong ikasusulong ng Ebanghilyo. Ano pat ang aking mga tanikala kay Kristo ay nahayag sa lahat ng mga bantay ng Pretoryo at sa mga iba't iba pa. Lord, we trust, we pray na Ikaw ang maging sentro sa aming buhay. Kahit ang tao ay gustong gusto ang kanyang sarili, ang kanyang kayamanan, ang kanyang karunungan, ang kanyang kapangyarihan at kalakasan ay maging sentro nito. Ngunit, dapat Ikaw o Diyos ang maging sentro sa aming buong buhay, buong puso, buong espiritu at kaluluwa, buong damdamin at pangarap. Ikaw ang maging sentro sapagkat alam namin na mawawala kami sa lupang ito, iiwan namin ang lahat, at hindi kami mananatiling sentro sa aming sarili habang buhay. Darating ang panahon na ang
sinto sa aming buhay kung ano man ito, O Diyos, ay mawawala. Ngunit kung ikaw man, O Diyos, ang maging sinto sa aming buhay, ikaw ay mananatili magpakailanman. Lord, tulungan mo po kami na ikaw maging sinto sa aming buhay. Kailangan ka namin sa bawat takbo ng aming lakas, isipan at pangarap. We desire to make you as our centered being in our life, to control us, to dominate us, to change us. In Jesus Christ's name, amen. Ano ang pinakamahalaga sa ating buhay? Asawa, mga anak, mga apo, bahay, kayamanan, karunungan, katanyagan, trabaho, sweldo, travel around the world, ang mga pagtrabaho sa ibang ibayong dagat, o pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Kung ano ang mahalaga o pinakamahalaga sa tao, yan ang kanyang pinakasintro sa kanyang isipan, damdamin, katwiran, sandalan, at pag-asa. Noong araw, ganito tayo, self-centered, self. Ngunit pag ikaw naging totoo, tunay at ganap na Kristiyano, ang nakaraan ay lumipas na at ngayon ikaw ay God-centered na at palaging God-centered no matter what. Huwag natin sayangin ang kahalagahan ng ating buhay. Ang buhay natin ay mahalaga lamang kung ang Diyos ang sentro nito. Kung ano mayroon tayo ngayon, ito ating iiwanan at hindi pwedeng babalikan pa. But we must live and live in reality of life. That is, we live for God and we die for God alone. What does it mean to live a God-centered life? What it does not mean? External religious rituals. Carrying a Bible around all the time and telling people how religious you are. Quoting scriptures so as to make an impression on people to prove how religious you are. The Pharisees were very good in ritualism, but bad at inward service to God. Matthew 6:1-8 and Matthew 23:5. What it does mean? A God-centered life starts with the inward man and continues to the outward. Jesus emphasized the inward man. Matthew 23:26. Ikaw bulag ng Farisiyo, linisin mo muna ang loob ng saro at ng pinggan upang luminis naman ang kanyang labas. We must change the heart. Matthew 15:18. Datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso ng gagaling at siyang nangakakahawa sa tao. Which means we must change the way we think. Matthew 6:21. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, doon naman daroon ang inyong puso. Our inward man must be focused on God's will and purpose. Matthew 6:33. Have confidence in God. Matthew 6:25-32. Dependence on God. Job 15:31. Denying self. Matthew 16:24-26. Outward focus. Philippians 2:3-4. Humble about self. 1 Peter 5:5. Boast of God. Proverbs 16:12. Holy and godly living. 1 John 2:15. Do what God wants. Proverbs 4:12. Obstacles to living a God-centered life. Spouse-centered. When you are spouse-centered, you view your spouses as the main source of need and satisfaction. Family-centered. When you are family-centered, it becomes your highest priority, no matter how they are or how they treat you. Money-centered. When you are money-centered, it becomes your main source of security and fulfillment. Without it, you feel small and insignificant. Church-centered. When you are church-centered, it is the highest source of priority and guidance in your life. Before you make a move, you must consult with the church. Those are the obstacles to living a God-centered life. The danger and risk for living without God: loneliness and depression, no meaningful and satisfying friendship, fear and insecurity, hopelessness and serious moral weakness,
detached from the true purpose and meaning of life, no eternal joy and salvation, cannot understand but refuse to listen the word of God, bondage to all forms of sins and always under the influence of devil. He, she has no peace at all, both inward and outward. The blessings for being a God-centered life person. You are a new creation. 2 Corinthians 5, 17-18. You are a child of God. John 1, 12-13. You are united with the Father. 1 Corinthians 6:17. You can approach God with confidence. Ephesians 3:12. You are complete in Jesus. Colossians 2:9-10. You are a temple of the Holy Spirit. 1 Corinthians 3:16. You are anointed by God. 1 John 2:27. You are redeemed and forgiven. Colossians 1:13-14. You have the mind of Jesus. 1 Corinthians 2:16. You are victorious. 1 Corinthians 15:56 to 58. You are chosen. 1 Peter 2:9 to 10. You are valuable. John 3:16 to 17 and Genesis 1:26. You are love. 1 John 4:9 to 10. You are a partaker of God's divine nature. 2 Peter 1:3-4. You are never alone. Matthew 28:19 to 20. You are very unique. Psalm 139:13-16. You are blessed. John 20:29. You are powerful. 2 Timothy 1:7. You are free. Romans 8:2, Galatians 5:1. A God-centered life is the only life that deserves for true and genuine happiness and peace. Contentment and hope are certain. Salvation and blessings are categorically sound and solid. The presence of God never leaves you and me. God is always be our protector wherever we go. God is always the true and sincere and honest provider for our needs. God-centered life is full of comfort, for we are not alone. The God-centered life is the source and reasons for having Christian spiritual life. This is the life lived by a believer who has received the Holy Spirit and is spiritually alive to God. It is a new spirit-led life in which the person's spirit, joined to the Holy Spirit, direct the person's life, renewing their mind and redirecting their emotions, resulting in a will that is increasingly yielded to God and a heart that is transformed so that the person lives an increasingly Christ-like life. In the name and grace of our Lord Jesus Christ, let us make ourselves as God-centered people. Kung madapa man, bangon. Kung magkakamali, dapat magbago. Kung magkasala, humingi ng tawad. Kung manghihina man, magpalakas sa tulong ng Espiritu Santo. Kung malungkot man, dapat maging masaya sa tulong ng biyaya ng Diyos. Kung may takot man, dapat maging matatag at matibay ang kalooban, pagkat ikaw at ako ay God-centered believers. We are on God's side and God is for us, with us, in us, and upon us. Amen. Romans 8:29-39. Sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya ang na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaaring ganap naman niya, at ang mga inaaring ganap ay diluwalhati din naman niya. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibinibigay sa atin ang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino ang magsasakda ng anumang laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo, Jesus na namatay, o yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya naman ang magitan dahil sa atin? Sino ang maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan? O ang pag-uusig o ang kagutom? O ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito,
tayo higit pa sa mga pagpatagumpay, sa pagtagumpay sa mga gitan niyang niyaon sa atin na umibig, sapagkat ako'y naniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamumunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Unconditional eternal security. Lubos o ganap na walang katapusang katiyakan. Ang kahulugan ng eternal security nang ikaw ay may ligtas, ligtas ka habang panahon. Ito ay nagsasalaysay ng isang pag-asa o kasiguruhan ng isang pananampalataya kay Hesukristo na may kaugnayan kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya na magbubunga ng walang katapusang kaligtasan. Ang isang makasalanan ay binago, pinanganak muli sa pamamagitan ng salita at espiritu ng Diyos at kanyang natanggap ang bagong buhay at ang bagong katangian, naging kabahagi ng makadiyos na katangian o kalikasan at siyang naging matuwid sa harap ng Diyos na walang nang pananagutan dahil sa kamatayan ni Kristo Jesus. Maraming mga scriptural reasons na bakit ikaw ako ay maniniwala sa tinatawag na eternal security o walang katapusang katiyakan. 1. Believers are positionally in heaven right now. Ephesians 2:6, John 3:3-7. Believers are members of the body of Christ. Ephesians 5:30, 1 Corinthians 12:18-27. Believers are complete in Him. Colossians 2:10. Believers are accepted in the Beloved. Ephesians 1:6. Believers are saved by grace, not by works. Ephesians 2:8-9, Romans 4:4, Romans 11:6. Believers are confirmed blameless unto the end. 1 Corinthians 1:8. Believers will appear at the judgment seat of Christ for their works to be judged, not their salvation. 1 Corinthians 3:11-15. Lahat na tunay na Kristiyano ay siguradong may kalalagyan. Ito ang buhay na walang hanggan. Tiyak ito pagkat si Jesus, Hesukristo ang nangako at gumawa ng katiyakan, hindi tayo. Pagkatiyakan ng kaligtasan, ang ating lamang gagawin ay magkaroon ng ganap na pananampalataya sa Kanya. Huwag ilagay sa iyong mga kamay ang katiyakan dahil sa masasayang lamang ito. Ang lahat ay manggagaling lamang kay Kristo Jesus. Pagkat siya ang ating tanging tagapagligtas, siya lamang at wala ng iba. Maniniwala ka, ikaw at ako ay masiguradong katiyakan, ganap na katiyakan sa kaligtasan, hindi na ito mawala habang buhay. Walang sinuman makakaagaw sa katiyakan ito. Sa John 10:27-29, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakakilala at sila'y nagsisunod sa akin, at sila'y binibigyan ko na walang hanggang buhay. At kailanman hindi sila malilipol at hindi sila aga-agawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa kamay ng ama. May karagdagan pang mga scriptural references na nagpapatunay na ang kaligtasan ay talagang siguradong may katiyakan at hindi ito mawawala. Ang mga mananampalataya ay tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ephesians 4:30. Ang mga mananampalataya ay iingatan sa kanyang kaharian sa langit. 2 Timothy 4:18. Ang mga mananampalataya ay hindi na mauuhaw magpakailanman. John 4:14. Ang mga mananampalataya ay may buhay na walang hanggan. John 5:24, John 3:16. Ang mga mananampalataya ay may katiyakan o hindi mahiwalay sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus. Romans 8:38-39. Ang mga mananampalataya ay may katiyakan sa kamay ni Kristo Jesus. John 10:28. Ang mga mananampalataya ay may katiyakan o kasiguruhan sa kamay ng Diyos Ama. John 10:29.
Ang totoong mananampalataya ay may totoong katiyakan sa buhay. Ang katiyakan ito ay hindi galing sa reliyon, hindi galing sa mababuting gawa ng ating sarili, hindi dahil sa ating trabaho at swildo, hindi sa ating edukasyon at kayamanan, hindi galing sa maranyang pamumuhay, malagintong bahay at sa mga mamahaling gamit sa bahay. Si Kristo Jesus lamang ay may kakayahan at siyang tunay lamang ang makapagbibigay ng katiyakan sa ating kaligtasan, ng ating kaluluwa. Ikutin mo man ang buong mundo, bilhin mo mang kayamanan ng lahat ng bansa, ikaw ang pinakamayaman sa buong mundo, ngunit ang iyong kaluluwa ay mapapahamak, lahat ay walang bisa at walang silbi. Sa lahat ng bagay, wala nang mas higit pa at walang katumbas at walang kapalit. Ang buhay na walang hanggan. Ngayon, buhay natin sa Pilipinas ay pansamantala at temporary lamang. Darating ang panahon na lilisanin natin ito. Ang ating karanasan, katalinuhan, kasikatan, kagandahan at kayamanan hindi makakapigil sa ating pagtanda at kamatayan. Kay Kristo Jesus lahat tayo ay may katiyakan at kasiguruhan at may buhay na walang hanggan. Ano ba ang pipiliin natin? Pansamantala na buhay at mamumuhay sa Pinas o buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian? Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, maniwala ka na iyo ang buhay na walang hanggan. Kung hindi ka tunay na Kristiyano, dapat kang mangamba at matakot. Sa John 10:28, at sila'y bibigyan ko na walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila aga-agawin ng sinuman sa aking kamay. Karagdagan pa rin ng mga spiritual references tungkol sa walang katapusang katiyakan o eternal security. Si Jesus at ang Amang Diyos ang siyang tagapag-ingat sa iyo upang hindi ka mawawala. John 6:39. Hindi ikaw itataboy ni Jesucristo. John 6:37. Ang banal na espiritu ay sumain niyo magpakailanman. John 14:16. Mga liligtas tayo sa buhay ni Kristo Jesus, hindi sa ating sariling mababuting buhay. Romans 5:10. Ang mga mananampalataya ay inaaring ganap sa pamamagitan ng mga matuwid na gawa ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating sariling mababuting gawa. Romans 5:18-19. Huwag ka na magduda sa iyong kaligtasan. Ikaw ay sigurado na may kaligtasan kung ikaw naman ay tunay at totoong Kristiyano. Ang iyong kaligtasan na hindi mawawala magpakailanpaman. Dapat mamumuhay ka na kalugod-lugod sa Diyos. Palagi mong naisin at gagawin ang mabuting gawa o matuwid na pamumuhay pagkat ikaw ay ligtas na, hindi upang maligtas. Magsamba ka dahil ligtas ka na. Mamumuhay ka ng matino at maging mabuting tao dahil sa anak ka na ng Diyos. Paglingkuran mo siya habang may buhay pa dito sa lupa dahil ikaw ay ligtas na, hindi mo na kailangan hanapin pa ang kaligtasan. Matagal ka nang nasumpungan ni Kristo Jesus. Siya ang naghanap sa iyo noon, hindi ikaw ang naghanap sa Kanya. Sa Romans 5:10, sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa mamagitan ng kamatayan ng Kanyang anak, lubha pa ngayong nangagkakasundo na ay mga liligtas tayo sa Kanyang buhay. Sa pangalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Jesus Christ, the only Savior. Faith in Him alone can save us. Si Jesucristo lamang ang tagapagligtas. Ang pananampalataya sa Kanya ay paraan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Sa Kanya lamang. Jesus Christ is not merely a good man, nor is He an angel, a pre-existent spirit, or God's highest creation. He is not one of many special prophets or manifestations of God, or an eastern guru or avatar, or a corruption of the mystery religions, or half God, half man. He is the incarnate second person of the Trinity, the prophesied Messiah, predicted hundreds of years in advance through very specific prophecies. He is unique in all creation, virgin born, sinless, deity, and the only incarnation of God there is or will be. He is the world's only Savior,
The only one who died for our sins on the cross to offer eternal salvation as an entirely free gift. He rose from the dead as proof of his claims, and he is the final judge. The only one who will return personally on the last day to judge every person who has ever lived. His scriptural testimony is clear as to the authority and uniqueness of Jesus Christ. Matthew 28:18, all authority in heaven and on earth has been given to me. Colossians 1:15-18, he is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things were created by him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. And he is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn among the dead, so that in everything he might have the supremacy. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because he has not believed in the name of God's one and only Son. John 3:16-17. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. John 14:6. I tell you the truth, I am the gate for the sheep. I am the gate where whoever enters through me will be saved. I have come that they may have life and have it to the full. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. John 10:7-11. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Acts 4:12. This is good and pleases God our Savior, who wants all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all me. The testimony given its proper time. 2 Timothy 2:3-6. Jesus Christ is the only Savior and no one else. Other founders of many religions in the world are not Savior. They cannot save, and they are not resurrected at present. They have no power. They have no divine authority. Only Jesus Christ can save us. You look for someone to save yourself, you cannot find anybody. So many religions, so many founders of religions, but they are not Savior. They are just only founders. Period. Knowledge Jesus Christ was also the founder of Christianity. However, he was resurrected and remained in power at the right hand of God the Father in heaven. The only Savior, Jesus Christ. Ngunit ang mga tao ay naghahanap ng kaligtasan at hindi nila alam kung ano at sino ang tagapagligtas. Kung alam man nila, ayaw nilang lumapit kay Jesus. Kung hindi lumapit lang sila sa ibang mga tagapagligtas, sa iba-ibang paraan, sa iba-ibang paniniwala, sa iba-ibang kaisipan, idea, hindi mo makukuha, hindi mo masumpungan ang kaligtasan sa lupa. Hindi mo masumpungan ang tagapagligtas sa dagat. Hindi mo masusumpungan ang tagapagligtas sa hangin. Hindi mo masusumpungan ang tagapagligtas kung reliyon ang hahanapin mo at hahanapin ito. Napakaraming reliyon, ngunit ang tama at totoong reliyon at palaging totoo mulat noon at hanggang ngayon, ang reliyong Kristiyano lamang. Christian religion is the only religion that can give you the real divine truth,
biblical truth. Sapagkat ang Biblia lamang ang libro sa buong buhay mula noon at hanggang ngayon ang totoo ang sinasabi, sapagkat ang Diyos na sinasabi ay totoo, ang Diyos na lumikha at langit at lupa. Ano ang aking gagawin upang maliligtas? Maraming tao ang napapahamak o walang kaligtasan. Walang kasiguruhan na makapasok sa langit. Ang kanilang kalagayan ay dapat mabago. Ang tanong na ito pwedeng maging pag-asa at pwedeng maging dahilan sa iba para magkaroon ng matinding takot at pangamba. Ang pagsagot sa tanong na ito ay magdudurot ng pagkakaiba sa langit at impyerno. Ang Biblia ay may kasagutan sa tanong na ito. Ano ang aking gagawin upang maligtas? Ang misyon ni San Pablo ay mangaral upang magkaroon ng kaligtasan ng lahat ng Hintil, mga taong hindi Hudiyo. Siya ang nagsabi, mananampalataya ka kay Panginoong Jesucristo at maliligtas ka at iyong sangbahayan. Sa versikulo 31 at 32 sa Roma ito. At saka sa mga gawa 16:19-32. Mananampalataya kay Kristo Jesus, ito lamang ang paraan sa kaligtasan. Believing is the one requirement of salvation and unbelief is the one reason why men are lost. John 3:18. Ang sumasampalataya kay Jesus Christ ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya kay Jesus Christ ay hinatulan na. Malinaw din kung ano ang kahinatnan sa taong walang mananampalataya. John 3:36. Ano ang dahilan ang pagkakaroon ng buhay walang hanggan? Pananampalataya kay Jesus Christ. Anong dahilan upang mapapahamak ang tao? Walang pananampalataya kay Kristo Jesus. Anong dahilan upang ang puot ng Diyos manatili sa tao? Walang pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang tao hindi mapapahamak dahil siya ay makasalanan, kundi dahil siya ay makasalanang walang pananampalataya. Ang kasalanan na hindi na problema pagkat bayad na ito ni Jesucristo sa Kalbaryo. Ang kailangan lamang ng Diyos sa tao ay may mananampalataya kay Jesucristo. Hindi tayo ang gumawa upang maliligtas ang ating sarili, kundi ang Diyos ang gumawa upang tayo ay maliligtas. Ang tao ay mapapahamak hindi dahil sa siya ay malayo sa Diyos. Hindi dahil siya ay lumaban sa Diyos. Hindi dahil sa siya ay namumuhay sa kasalanan. Siya ay mapapahamak dahil siya ay walang pananampalataya kay Kristo Jesus. Ano bang ibig sabihin pananampalataya? 1 John 5:9-13. May pananampalataya ka sa salita ng Diyos na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Na may pananampalataya ka na ang Diyos ay hindi sinungaling at hindi nagsisinungaling, na totoo ang sinasabi ng Diyos batay sa 1 John 5:9-13. Ang kaligtasan ay mula lamang kay Kristo Jesus. Ang tunay na pananampalataya ay palaging umaakay sa ating adhikain, object. Hindi lahat ng pananampalataya makapagliligtas. Kung ikaw may pananampalataya sa iba't ibang pilosopiya sa mundo, kung ikaw may mananampalataya sa mga sulat o sa ibang Diyos, kung ikaw ay may pananampalataya sa iyong lahat na mabuting gawa sa labas at loob ng iglesia, ikaw ay walang kaligtasan at hindi ka maliligtas sa mga paraang ito. Ang makapagliligtas na pananampalataya ay nakasentro lamang kay Kristo Jesus at sa ginawa niya sa krus. Hindi ang sariling mabuting gawa ang makapagliligtas, kundi ang ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Mga gawa 16:30-31. Si Kristo Jesus lamang ang hadikain sa pananampalataya ang makapagliligtas. Dapat wala kang sariling o self-made na pananampalataya na kaya mo iligtas sa iyong sarili. Kilalanin ang iyong sarili na ikaw ay makasalanan at na kailangan mo si Jesucristo para sa iyong kaligtasan, at tanggapin mo na walang kang magagawa sa iyong sarili kundi kay Kristo Jesus lamang. Siya lamang ang iyong kaligtasan, hindi ang iyong sarili. Ang kamatayan ni Kristo Jesus sa cross sapat na nagbibigay kasiyahan sa Diyos Ama. Bayad na ang kaparusahan ng kasalanan. Hindi na pwedeng dagdagan at bawasan. Tapos na ang lahat. Ang kaligtasan ay binigyan linaw sa banal na kasulatan lamang. Hindi sinsiridad, hindi sa pag-amin na tayo ay makasalanan, hindi dahil sa kailangan mo ang Diyos, hindi dahil binasa mo ang Biblia,
at manalangin. Hindi sa parang ito tayo ay maligtas kung hindi sa pananampalataya kay Kristo Jesus at sa kanyang ginawa sa cross para sa atin. 1 Corinthians 15:1-4. Si Kristo ay namatay para sa atin upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Hindi tayo ang namatay upang mailigtas ang ating sarili. Siya ang ating kaligtasan lamang, wala nang iba. Hindi ating sarili, hindi mabuting gawa, hindi kabaitan, hindi attendance, hindi church program or activities, hindi kapitbahay at hindi buhay, hindi bahay, hindi gobyerno, hindi paaralan, hindi trabaho or kumpanya, hindi posisyon at hindi reliyon, hindi edukasyon, hindi pira at kayamanan, hindi karangalan at karanasan, kundi hindi imahin, hindi gusali, hindi kahit ano paman. Wala tayong kapangyarihan magkaroon ng kaligtasan sa sarili kundi si Kristo Jesus lamang. Siya ang tanging nag-iisang batayan sa ating kaligtasan. Siya ang ating tanging kaligtasan. Siya ang ating tagapagligtas. Lumapit ka sa Kanya, maniniwala ka at manampalataya ka sa Kanya. Si Jesus lamang ang iyong tagapagligtas. Si Jesus Kristo lamang aking tagapagligtas. Siya ang ating tagapagligtas sa lahat ng tao sa buong mundong ito. Siya ang iyong kailangan ngayon. Sa ngala ng Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pagtrato natin sa nagkakasala. Galatians 6:1-2, Galatians 5:19-21, Galatians 5:22-23. Ang salitang overtaken or masumpungan ay ibig sabihin nakita sa akto. Ito'y nangangahulugan na ang tunay na Kristiyano handang ayusin at ibalik ang nakakasala sa dating kalagayan sa loob ng iglesia. Mananatiling inusinti ang nakakasala hanggang ito'y mapapatunayan na siya talaga nakasala. Galatians 6:1. Ang salitang fault or pagsuway, Galatians 6:1, ay nangangahulugang mga gawa ng laman, kasalanan, works of the flesh, na binanggit sa Galatians 5:19-21. Ang salitang spiritual, Galatians 6:1, ay siyang sumusunod at isinabuhay ang bunga ng Espiritu Santo sa kanyang personal na buhay bilang totoo at tunay na Kristiyano, Galatians 5:22-23. Ang salitang restore or panunumbalik ay nangangahulugang panunumbalik sa isang nagkakasala sa dati niyang maganda, mabuti at kaya-ayang kalagayan. Example, si Zacchaeus. Bago siya bigyan ng bagong pwesto or disposition, dapat makita at mapatunayan na siya ay masusubukan sa pamamagitan ng tunay at totoong pagbabago sa kanyang personal na buhay. Dapat ang membrong nagkakasala ay may balik ang mabuting relasyon sa kapwa at membro sa loob ng iglesia. Tanggapin siya, ibigin, mahalin, pakitaan ng simpatiya, awa at magandang pakikitungo sa loob ng iglesia. Kung noon siya ay may maganda at mainit na relasyon sa loob ng iglesia, ganun din ngayon mula sa kanyang pagkasala. Ang salitang spirit of meekness or espiritu ng kahinhinan or kaamuan, Galatians 6:1, ito ay nangangahulugan na pantay-pantay na pakikitungo. Kung sinabi ni Jesus na blessed are the meek, ibig sabihin ni Jesus masaya at dapat matuwa ang tao na mabigyan ng pantay-pantay na pakikitungo sa kapwa membro sa loob ng iglesia. Masaya siya na kung saan sa loob ng iglesia walang mataas at mababa ang pagtitinginan. Maligaya ang tao kung ang pagtingin sa kanyang sarili, ganun din ang kanyang pagtingin sa kapwa. Mas lalo ang tao matutuwa at masaya kung tingnan ang kanyang sarili na siya ay kapantay o pareha lamang sa iba. A mother of Reverend Dr. Jack Hiles, kilalang mangangaral sa Amerika, told him, "Son, you are better than nobody and you are as good as anybody. Look down to none. Look up to none. Look everybody square in the eye. But you are as good as anybody. But son, never let the day come when you feel that you are better than anybody." This is what God is telling us here. The restorer is not to look down on the restored.
Ang salitang considering or pagwariin ng iyong sarili, Galatians 6:1, ay nangangahulugang lubos na pag-iingat sa sarili. Ito'y nangangahulugan pa na huwag na huwag o iwasan ang pagpupuna sa nagkakasala kung siya man ay manunumbalik sa Panginoon. Huwag siya punain, hatulan at itaboy sa loob ng iglesia. Hindi tama na palagi na lang siya titingnan at binabantayan sa loob ng iglesia. Paano naman kung tayo rin ang magkakasala na mas higit pa sa kanya? Dapat kay Kristo Jesus tayong lahat nakatingin sa ating paglilingkod. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Ang mga salitang baka ikaw naman ay matukso, Galatians 6:1. Tingnan natin ang Galatians 5:19-21. Ang Diyos ay nagsasalita na siyang may Espiritu Santo batay sa Galatians 5:22-23 ay hindi ligtas sa kasalanan. May kakayahan tayo gumawa ng iba-ibang uri ng kasalanan kung talagang gustuhin. Ito ang mga iba-ibang uri ng kasalanan. Mabasa ito sa Galatians 5:19-21. Ang salitang bear or mga dalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, Galatians 6:2, ay tumutukoy na ating pasanin ang kasalanan ng ating kapatid. Ang Diyos nagsasabi na ang kasalanan ng isang membro ay kasalanan ng lahat. The sin of one is really the sin of all. Example, Achan took the forbidden gold, silver, and garment from Jericho. God said, Israel hath sinned. If one sinned in the church, the pastor, the Sunday school teacher, youth president, the choir director, the church council, and all Christians will say, I or we have sinned. An individual sin is a corporate sin. Galatians 6:2. Bear you one another's burden and so fulfill the law of Christ. We all should accept him or her nagkakasala back. We all should love him or her. Since the sin was a corporate one, then the work of restoration should be a corporate one. And the grace of restoration should be a corporate grace. Galatians 6:2, fulfill the law of Christ. The law of Christ is 1 John 2:1. God does not say, if any man sin, he is the object of God's disgust. He says, if any man sin, we have an advocate with the Father. Notice the first person plural, we. The apostle was including himself as a sinner. The word advocate is paraclete, which is translated comforter. It means someone to run to another side. When a Christian falls, Jesus runs to his side to pick him up. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ang salita ng Diyos sa misyon o pakay ng Iglesia. Luke chapter 4, 16 to 21. Pakainin ang ating sarili sa salita ng Diyos at maging alipin tayo sa salita ng Diyos upang maipangaral natin ang salita ng Diyos. Sa Mark chapter 1 verses 14 to 15, ang kaharian ng Diyos na magmula sa salita ng Diyos ay kaharian ng katotohanan, hustisya, pag-ibig at kapayapaan na dapat maialay sa ating kapwa. Sa pangangaral ng salita ng Diyos, ang iglesia ay lumahok o sumasali sa pagpatayo ng kaharian ng Diyos upang mailigtas ang isang katauhan o mundo. Ang pangangaral at pakikinig sa pangangaral ay garantiya sa kadalisayan ng isang panampalataya. Basahin bilang karagdagan ang sumusunod, 1 Corinthians 9:16, Matthew 9:37, Hebrews 4:12. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat, bata, binata, dalaga, matanda, mayaman at mahihirap, edukado at sa mga walang pinag-aralan. Acts chapter 4 verse 4. Kung pwede lahat na tapat na mga Kristiyano ay mayroon Biblia. Ang Biblia ay kailangan sa misyon ng iglesia. Maraming Kristiyano sa loob ng iglesia na walang kontak o talagang hindi nagbabasa ng Biblia sa kanilang mga tahanan. Dapat ang iglesia ay may pakita at maihayag ang kanyang lakas at kredibilidad sa mga gawain na may kinalaman sa salita ng Diyos. Sino man ang nilaan ang kanyang buhay para sa Panginoon, dapat
may bahagi siyang gampanan upang ipangangaral ang salita ng Diyos sa ibang tao. The Word of God is the first source of all Christian spirituality. It gives rise to a personal relationship with the living God and with His saving and sanctifying will. Ang salita ng Diyos ay papagpapala sa pagkakaisa ng lahat ng mga Kristiyano. Hindi mabubuhay at walang kakayahan ang iglesia na mabubuhay sa kanyang sarili kung ito hindi manalig or umaasa sa salita ng Diyos. Kung walang Biblia, walang mga Hudiyo, walang bansang Hudiyo at walang identity ang mga Hudiyo. Kung walang Biblia ang mga Hudiyo, hindi nila maikilala ang tunay at totoo na Diyos. Ang kanilang mga ninuno ang nabigyan ng mga misteryo at makahimalang gawa ng Diyos at sila ang naunang ninuno na naglilingkod sa Diyos at pinagkatiwalaan ng mga makalangit at banal na basahin, halimbawa sa mga lumang tipan or Old Testament at sampung utos, at sila rin ang unang lahi na kung saan ang Diyos nagpapakita at nakikipag-usap sa kanila. Ang mga iglesia o reliyon ay hindi tagawalis ng salita ng Diyos, hindi tagasalungat sa salita ng Diyos, hindi kaaway o kalaban sa salita ng Diyos, kundi tagasunod, tagatupad sa mga salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay libadura o pampaalsa sa modernong kultura. Encountering the Word of God takes place in the different cultures, system of thought, ethical principles, philosophy of life, etc., which are oftentimes subjected to economic and technological influences inspired by secularism and propagated through the various instruments of the mass media, which could be called secular Bibles. This demands that the Word of God enter as living in a pluralistic and secularized world. In the modern areopagy of art, science, politics, and communications, Acts 17:22, and thus bring the power of the gospel into the very heart of cultures and cultures, to purify them and elevate them and make them instrument of the kingdom of God, John 14:16. The way, the truth, and the life, the Bible is rightly referred to and valued as the great code, especially in the West countries. The Word of God and human history. The Word of God, planted by Christ as the seed of God's kingdom, makes its way through human history. 2 Thessalonians chapter 3, verse 1. When Jesus returns in glory, that word will resound in an invitation to participate fully in the joy of the kingdom. Matthew 25:24. In response to this sure promise, the church cries out in ardent prayer, Maranatha. 1 Corinthians 16:22. Come, Lord Jesus. Revelation 22:20. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Attitudes of an immature marriage. Mga kilos o pakikitungo sa hindi hinog o ganap buhay mag-asawa. Marriage, or any true relationship for that matter, is much more complicated than we first figured when we first married. Most couples get married without knowing anything about marriage except the example that their parents set. Love is great, but it doesn't guarantee a good marriage. In fact, if you think about it, you argue and fight the most with people whom you say you love the most. The truth is, almost all of us grew up without having to think of the needs of our parents. Our parents were self-sufficient. We didn't have to take time out of our lives to pander to their needs. Indeed, they pander to our needs, and we got used to that. Then we marry not mom or dad, but some who is as equally spoiled and self-centered as we are. This is a recipe for disaster. As a result, we end up with immature attitudes within our marriage. Attitudes that you don't necessarily outgrow. Here's the list of attitudes of an immature marriage. You will find that you undoubtedly have at least a few of them. One, I have my rights, or that's not fair. Two, if this doesn't work out, we can just get a divorce or separation or annulment. Three, marriage is a 50-50 proposition. Four,
I didn't grow up this way, or that's not the way mom or dad did it. Yet, I've got to have a life that is separate from my marriage. 6, it's not my problem, you deal with it. 7, you always or you never. 8, that's mine. 9, I don't have to listen to this, or don't you tell me what to do. 10, it's all your fault. These teen attitudes and are all signs of an immature marriage. If you have some of this, they indicate a flaw in your thinking regarding marriage. It is actually very common to have at least a few of these immature attitudes. After all, it's not like you sent to a 4-year college and graduated with a degree in marriage. No, most of us jump into marriage not knowing much about it. Well, take each attitude one by one and I'll show you the flow on the thinking process and what must be done to correct it. 1, I have my rights or it's not fair. This attitude in a marriage shows a fundamental flaw in your concept or idea of what a marriage is supposed to be. When you get married, the very act of doing so meant that you give up any right to your rights. It should not be my rights or your rights. It should be our rights. Marriage is a unity of two people and all that they are. As long as you hold selfishly to your rights, you can't achieve the true objective of a marriage, the unity of a man and a woman. 2, if this doesn't work out, we can just get a divorce, separation or annulment. This attitude is incredibly naive. It suggests that there is no commitment, no purpose to the marriage other than one's own gratification. A marriage has to be more than other relationships. It needs a level of commitment that you are willing to give to any other human on this planet. A marriage needs a burning desire to work through any problem, overcome any obstacle, and defeat any trial. If you are hoping that your marriage will be eternal bliss, you are sadly mistaken. All marriage have struggles, and it is the struggles that bind us close together, propel us beyond our own selves, forces to re-evaluate our priorities, and focuses us on the true riches in life. Third, marriage is a 50-50 proposition. Marriage is never a 50-50 proposition. That's a mark of a rental agreement or a signed contract. Marriage is not a deal, it is a lifelong commitment. If you only intend to put 50% of yourself into the relationship, then I can guarantee that you'll have problems. You don't want just 50% of your spouse's love, do you? You want 100%. If both are giving 100% into the marriage, then you are not going to have problems. When you got married, you basically promised to give yourself heart, soul, and mind to the person you married. Even when it comes to problems, it would be wise if you just automatically assume at least 60% of the blame. The reason for this is simple. Your idea of what is 50% of the blame on your spouse could be widely different. If you are willing to go beyond what you believe is your responsibility, you have set the foundation for a true solution to your problem. When it comes to a marriage, a mature marriage is one when you give all of who you are. 4, I didn't grow up this way, or that's not the way mom or dad did it. One of the problems that we have when we get married is that most of us only have our parent marriage as a guide for our own. We get used at doing things certain ways just because that's the way we grew up. Don't demand that your spouse react as your mother or father did in their marriage. You need to form a completely unique identity anyway, one that reflects your unique personalities in harmonious unity. 4, I've got to have a life that is separate from my marriage. This is a very, very dangerous attitude to have in marriage. Typically, it is men who feel the need to have this more than women do. But either way, having a life outside of your marriage is disastrous for the marriage.
Doesn't that mean that you can't do anything without your spouse? No. I like to golf and I play a lot of the other sports. My wife is not the sports type. She rarely goes along when I go to play golf, basketball or baseball. Still, if she wants to come, I am overjoyed to have her. I never tell her she can't come. Another danger is forming a mental island that only you go to. This is often the result of problems within the marriage, and you mentally escape by going to a place in your mind and life that your mate cannot come. Fifth, it's not my problem. You deal with it. This one is very similar to some of the ones we have already discussed. However, there is an aspect of this type of attitude that needs to be addressed. Our mates are not our children. Often I let my children flounder or struggle through their problems so that they learn valuable lessons regarding life. My wife, however, is different. If she's going through a problem, we tackle it together. Always, I never just tell her to figure it out or that she's the one who has to worry about it. Folks, this is what marriage is all about. It is a totally unique type of relationship. You choose one person for this type of relationship. It is the most complex of all earthly relationships. Next, you always or you never. When you are upset, you'll make this absolute statement that just are not true. The danger with making such statement is that they do have an impact, a negative one to be sure, but an impact nonetheless. When someone tells you are always, it sticks in your gut and you remember these words. You begin to harbor resentment and it doesn't matter to you that the other person said them in the heat of the moment or out of danger. You stay away from making wild and outrageous claims. It seems that it is human nature to do this. We do it without thinking to drive home our point to express our emotions. Next, that's mine. It's always a bad sign if all of your positions are divided between you. The table is mine, the couch is yours, the computer is mine, the bed is yours. If you are one, then everything in the house belongs to both of you. There is only one owner, the marriage. Quit it through your head that you are married and things will go a lot better. If I buy a computer, the computer is for both me and my wife. I never worry about what belongs to who or get upset when she meddles with my stuff. Why should I? It's our stuff. Next, I don't have to listen to this. Or don't you tell me what to do? A sure sign of a weak or immature marriage is when you or your spouse is unwilling to listen to criticism or correction. It is natural not to want to be corrected or to hate criticism. You need to be a big enough boy or girl to take the truth from your mate. You don't have to like it, but you ought to be willing to listen to it, consider it, and think of it for it. Next, it's your fault. Finger pointing and trying to pin fault on each other is pointless. It accomplishes nothing. The blame game is something that immature people do when they feel they cannot win an argument. It's a last resort. Unless you can stop worrying about who's right and who's wrong, you just are not going to solve a single thing. Let me be frank. When a relationship is suffering, who cares who's at fault? Fix it. These teen attitudes are signs of an immature marriage. Marriage is something vastly deeper and more complex than any other relationship we have. As a result, its function, design, and purpose require a maturity level that, frankly, many of us don't possess. That doesn't mean you cannot learn it, though. Immature marriage for any Filipino couples is very deadly and dangerous. So we Filipino couples must and should have
and mature marriage. Most specifically and particularly to Christian couples. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bawat tao ay naghahanap ng kaligayahan. Ganon din sa bawat pamilya. Ganon din sa buhay mag-asawa. Maraming mga buhay mag-asawa na hindi nila alam paano ito makukuha o makamit. And that is why ngayon ay magbigay ako sa inyo at kasama na ako dyan sa 12 ways to have a happy, healthy marriage. Everyone in this life is affected by marriage, either that of their parent, their own, or their children. Keeping a marriage strong while surviving life's trials can be a huge struggle, but learning from other experiences can help us through these times. Here's a list of 12 ways a couple can develop a happy, healthy marriage. 1. Marriage based on faith in Jesus Christ. A happy marriage will be more easily developed and maintained upon a firm foundation of faith in Jesus Christ. Elder Marlin Hinsien of the 70s said, "A final gospel truth that will contribute to our understanding of and hence the quality of our marriage relates to the degree in which we involve in the Savior in our relationship as husbands and wives. As designed by our Heavenly Father, marriage consists of our first entering into a covenant relationship with Christ and then with each other. He and His teaching must be the focal point of our togetherness as we become more like Him and grow closer to Him. We will naturally become more loving and grow closer to each other." Second, pray together. One of the most common things mentioned in the Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints when talking about having a happy, healthy marriage is to pray together. President James E. Frotz said, "Marriage relationship can be enriched by better communication. One important way is to pray together. This will resolve many of the differences, if there are any, between the couple before going to sleep. We communicate in 1,000 ways, such as a smile, a brush of the hair, a gentle touch. Some other important words for both husband and wife to say when appropriate are, 'I'm sorry.' Listening is also an excellent form of communication. Enriching Your Marriage, in Shine, April 2007, page 4-8. Number 3, study the scriptures together. To really strengthen your marriage, study the scriptures daily with your spouse. Here's some great counsel to help you start. As husband and wife, sit down together in a comfortable and quiet place in your home. Consult a typical guide found toward the book of the LDS edition of the King James Bible. Scan the scriptural topics for areas that you feel might help strengthen your relationship with the Lord, with each other, and with your children. Consult the scriptural references listed with each topic, and then discuss them. Jot down the insight you gain and the ways you will apply the scriptures in your own lives. Spencer G. Conde, and we did liken the scriptures unto our marriage, April 1994, page 17. 4. Have charity for each other. Selflessly giving of oneself is one of the hardest aspects of marriage. Our natural tendency is to be self-focused, that we make sure we're happy, that we get our way, that we are right. But happiness in marriage cannot be achieved when you put our selfish needs
21st. President Isra Taft Benson said, "Today's inordinate emphasis on individualism brings egotism and separation. Two individuals becoming one flesh is still the Lord's standard." Genesis 2:24. The secret of a happy marriage is to serve God and each other. The goal of marriage is unity and oneness, as well as self-development. Paradoxically, the more we serve one another, the greater is our spiritual and emotional growth. Fifth, only use kind words. It is easy to be kind and say loving words when you are happy with your spouse. But what about when you are upset, frustrated, annoyed, or angry? It's better to walk away and say nothing than to say something hurtful and mean. Wait until you are calm so you can discuss the situation without negative emotions tempting you to say something that would be hurtful and damaging. Saying unkind words in the form of a joke or with sarcasm is an abusive technique that people use to avoid being responsible for their words, actions, by forcing the blame on the other person, making it their fault that their feelings were hurt because they just couldn't take a joke. 6. Show gratitude. Showing genuine gratitude to both God and spouse shows love and strengthen marriage. Giving thanks is easy and should be done for both the little and the big things, especially those things a spouse does on a daily basis. In the enriching of marriage, the big things are the little things. There must be constant appreciation for each other and thoughtful demonstrations of gratitude. A couple must encourage and help each other grow. Marriage is a joint quest for the good, the beautiful, and the divine. 7. Give thoughtful gift. An important way to maintain a happy, healthy marriage is to give your spouse a gift now and then. It doesn't need to cost a lot of money, if any, but it doesn't need to be thoughtful. But it does need to be thoughtful. The thought put into a special gift will tell your spouse how much you love them, much more than a gift of monetary value ever can. Unless your spouse's love language is a gift, then you don't need to give them often. But it would be highly advisable to still give an occasional gift. One of the 20 suggestions by Brother Linford is to give occasional gifts, such as a note, a needed item, but mostly gift of time and self. 8. Choose to be happy. Just like being happy in life, being happy in marriage is a choice. We can choose to say unkind words, or we can choose to hold our tongue. We can choose to be angry, or we can choose to forgive. We can choose to work for a happy, healthy marriage, or we can choose not to. I really like this quote by Sister Gibbons: "Marriage demands work. A happy marriage exacts the very best of us. Yet, above all, maintaining a successful marriage is a choice." Janet K. Gibbons, 7 Steps to Strengthen Marriage, March 2002, page 24. 9. Keep stress levels low. It's so much harder to react rationally and kindly when we are stressed. Learning how to lower our level of stress, especially in regard to finances, is a great way to have a happy, healthier marriage. What do airplanes and marriage have in common? Relatively little, except stress points. In airplanes, stress points are the parts that are vulnerable to a lot of wear and tear. Like airplanes, marriage have stress points. As engineers of our own marriages, therefore, we need to be aware of the specific stress points in our marriage so that we can strengthen our vulnerabilities. 10. Continue to date. Continuing to date each other will help keep the spark in your marriage. It takes a little planning and prioritizing
but the results are worth it. You don't have to spend much money to have a fun date, but can easily find something enjoyable to do together, such as going to the temple together or doing one of these dating ideas. Time spent together sharing interests helps a couple grow closer and gives them a chance to relax and take a break from daily stresses. Perhaps most important, dates help a couple build a reserve of love filled with memories of good times and strong positive feelings. This reserve can help them through difficult times of stress, disagreement, and trial. 11. It takes time. Building a happy, healthy marriage takes a lot of hard work, time, and patience, but it is possible. Marriage, like any other worthwhile activity, requires time and energy. It takes at least as much time to keep marriage in shape as it does for a weightlifter to keep his body in shape. No one would try to run a business, build a house, or rear children or on 2 to 3 hours a week. In fact, the more two people who love each other interact, the stronger their bond becomes. 12. Complete fidelity. To keep their covenant of marriage, a husband and a wife must always be completely faithful to each other. Trust and respect are built upon this faithfulness while breaking the law of chastity. Even with something as seemingly harmless as flirting can destroy the sacred bond of matrimony. I strongly believe that love and respect go hand in hand. Without love, you can't respect your spouse, and without respect, how can you love your spouse? You can't. So build your love for each other by respecting one another and always being true and faithful to your spouse forever and ever and ever. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.